Umuwi na ng Mindanao si Arya. Masayang-masaya siya dahil ilang taon din siyang hindi nakauwi sa kanilang probinsya dahil dito na siya nag-aral ng high school sa Bohol. 17 taon pa lang siya ng panahong yun. Simple, maganda, at hindi gaanong maputi. Bunso si Arya sa kanilang magkakapatid. Maraming pangarap sa buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang mama at mga kapatid. Gusto niya sana maging isang psychologist, pero sa kasamaang palad, walang tamang panggastos ng mama niya sa pag-aaral dahil isa lang din itong mananahi at hindi permanente ang kita dahil wala na rin siyang ama. Namatay ang papa niya noon nung mag-iisang taon na sana siya. Kaya hanggang first year college lang ang natapos niya sa isang semi-private na universidad sa Bohol at dahil wala ng panggastos, kaya naisipan niyang umuwi na lang sa kanilang probinsya. Saktong nakarating na siya sa kanilang bahay, nang biglang may na-receive siya ang text galing sa isang number na hindi nakaregister sa kanyang cellphone. Hey ganda, kumusta? Wika na nagpadala ng text. Habang binabasa niya ang text, ay parang iba ang nararamdaman niya at hindi niya mapigilang mapangiti na parang may halong tuwa at kaba ang nararamdaman niya at agad naman siyang nag-reply dito. Uy, sino to? Wika ni Arya. San mo nakuha number ko? Pahabol na reply ni Arya sa text. Hindi nagtagal, nag-reply din naman ang ka-text niya na hindi niya kilala kung sino. Nakuha ko ang number mo sa kantin ng barko kagabi. Ako nga pala yung nag-assist sa'yo nang napaload ka ganda. Nathan nga pala. Pagpapakilala pa nito. Habang binabasa niya ito, ay sobrang bilis ng pintig ng puso niya na hindi niya maintindihan. Mga ilang araw pa ang nagdaan ng pagte-text at tawag nila Arya ay naging sila na ni Nathan. Sinagot niya si Nathan kahit hindi pa sila nakikita ulit sa personal. At tama naman ang hinala ni Arya na nasa early 30s na si Nathan dahil 15 years ang agwat nilang dalawa. At sabi nga nila, hindi naman problema ang edad basta ay nagmamahalan ang dalawang tao. Lumipas ang ilang buwan, simula nang naging sila, ay inimbitahan si Arya ni Nathan na sumama sa Cebu para dumalo sa isang Christmas party sa kanilang kumpanya dahil sa Cebu kasi nila i-held iyon. Nagdadalawang isip siya kasi nga takot siya at hindi pa siya ganun kakomportable sa relasyon nilang dalawa kasi nga minor de edad pa lamang si Arya, pero sabi naman ni Nathan na isasama niya ang kanyang kapatid na babae at ang kaibigan niyang babae rin para lang daw may kasabay itong mga babae at para hindi na siya mailang. Nang dahil doon ay napapayag niya naman si Arya. At para mas formal daw ay si Nathan na mismo ang sumundo kay Arya sa kanilang bahay para magpaalam ito ng maayos sa mama ni Arya. Salamat auntie sa pagpayag. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po pababayaan si Arya. Seryosong paalam ni Nathan sa mama ni Arya. Yun na nga, nagkita na rin sila sa wakas sa personal. Sobrang naiilang at nahihiya si Arya kasi andun yung kapatid niya at mga kaibigan nitong babae. Hindi naman siya ganun katanda kung titingnan. Andun pa rin yung pagkamalambing, maalaga, at maalalahanin niya. Dahil dooy, mas lalong na-inlove si Arya dahil sa pinapakita nito. Habang nasa biyahe na sila papuntang Cebu, inaasikaso na ni Nathan lahat ang matutulugan ng kapatid at kaibigan niyang babae sa isang tourist class. Langga, okay ka lang ba? Ba't mukha kang malungkot? May problema ka ba? Yes, okay lang ako gang. Masaya lang ako. Dahil kahit kailan, hindi mo ko pinabayaan. Salamat nga pala. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Osha, tara, pasok na tayo. Medyo malayo pa ang biyahe, matulog ka muna. At bukas, pagkadating natin, ay mamamasyal muna tayo. Ngiting wika ni Nathan. Na makapasok sila sa kabena ni Nathan, ay tinitigan siya ni Nathan. Marami itong mga sinasabi at nagpapasalamat ito ng lubos dahil binigyan siya ng pagkakataon ni Arya na maging sila kahit malaki ang agwat ng kanilang edad. Hindi nagtagal, ay niyakap siya nito nang nakahiga na sila at siniil ang mga labi niya ng halik.
halik na nananabik, at halik na may patutunguhan. Hinihimas niya mga parte ng katawan ni Arya. Gusto niyang magpumigil, ngunit hindi ito nakapalag dahil init na init at wild na si Nathan sa sandaling iyon. Natatakot siya dahil kung anuman ang patutunguhan ay si Nathan talaga ang makakauna at makakakuha ng kanyang pinakaiingatan niyang parte sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may nangyari sa kanilang dalawa at ibinigay niya ng buo ang kanyang pagkababae kay Nathan. Nasa Cebu na nga sila, kaya naman maaga siyang nagising at naghanda kasi pupunta pa sila sa Santo Niño Church at bibili pa sila ng mga regalo para sa exchange gift sa mga kasamahan ni Nathan. Langga, excited ka na bang mamasyal? Oo, kanina pa nga ako excited eh. Oh, tara na! Ngiting wika ni Nathan, sabay holding hands. Kada lalabas o maglalakad sila, hindi pwedeng hindi sila naka-holding hands o nakaakbay. Ganyan siya ka-sweet, kamaalaga, at sobrang ramdam na ramdam ni Arya ang pagmamahal ni Nathan. Sobrang nag-enjoy sila pareho sa party na yon, at kinabukasan, pauwi na muli ng Mindanao sila Nathan at Arya. Galing Cebu, ay nag-drop sila sa Bohol. Lumabas sila, at dinala niya si Arya sa isang tindahan ng mga jewelry at di niya inakala na yun yung araw na magpropose sa kanya si Nathan. Bigla na itong nilapitan sa kanang salita. Arya, will you marry me? Wait ka ni Nathan, sabay pa-cute nito. Kinakabahan si Arya sa mga oras na yun. Ngunit naalala niya na si Nathan pala ang lalaking nakauna sa kanya. Ang lalaking pinakaunang minahal niya, kaya hindi na siya napakipot pa at tinanggap niya ito. Oo, tipid na sagot ni Arya at niyakap niya ito. Para kay Arya, isa siya sa mga babaeng maswerte dahil nakatagpo siya ng lalaki na magmamahal sa kanya. Sa mga oras na yon, ay ipinalam na nila sa kanilang mga pamilya at kaibigan ang proposal na naganap. Simula noon, ay maraming beses na rin siyang isinama ni Nathan sa barko habang nagbabiyahe sila. Mindanao at Visayas lang naman ang biyahe nila, ngunit gusto ni Nathan na sumama si Arya minsan para makabuo na rin sila ng anak. Pinasyal niya si Arya sa Cebu ng maraming beses maging sa Cagayan. Lahat ng mga oras na magkasama sila ay hindi pinapalagpas ni Nathan na sulitin ang mga araw na yon. Pinaparamdam niya lagi kay Arya kung gaano ito ka-espesyal sa buhay niya. Hanggang dumating yung araw na maglalabing walo na si Arya. Langga, magde-18 ka na sa susunod na buwan. Anong plano mo? Tanong ni Nathan sa tawag dahil nasa bahay lang si Arya at hindi ito sumama. Ah, oo nga pala no. Pero I don't have any plans yet. Enough na yung kasama kita and si Mama. Seryosong wika ni Arya. Sure ka? Wala kang gustong gift or what? Di bo mo pa naman yan? Pagtatakang tanong ni Nathan. I know, pero ayoko ng dibu-dibu gang. Simple celebration lang sana. Pagpumilit ni Arya. Hindi na siya nagpumilit at sumang-ayon na lang si Nathan. Lumipas ang isang buwan at tumating na ang araw ng dibu ni Arya. Para sa kanya, isang ordinaryong araw lang iyon. Pero di niya inakala na may pa-surprise pala si Nathan sa kanya. Morning birthday girl, sundiin mo ako please, nag-leave ako, marami pa tayong aasikasuhin today. Text ni Nathan. Hindi naka-reply agad si Arya dahil hindi niya halos maipaliwanag ang kasiyahan niya sa mga oras na yun. Ba't di mo sinabi sa akin na magli-leave ka? Wala akong handa for my birthday, uy, ano ba yan? Seryosong wika ni Arya sa text. Kaya nga, sunduin mo ako dito para diretso na tayo sa friend ko. May kukunin tayo dun. Bilis! Pagmamadaling wika ni Nathan. Dahil wala ng oras, dumiretso na siya sa pier at dumiretso sila sa bahay ng friend niya. Kukunin pala nila yung mga cake na in-order niya. Iba din yung cake na galing sa mga kapatid ni Arya sa Bohol at may patarpulin pa ito. Hindi niya mapigil ang matuwa. Hindi niya rin naman kasi inakala na ganito yung magiging selebrasyon. Yung kuya na mismo ang inutusan ni Nathan na maghanap ng baboy para sa lechon at ibang putahe. Matagal na pala itong plano ni Nathan
at gusto niya lang isurpresa ang kanyang pinakamamahal na babae. Sa araw na yon, naging successful naman ang celebration sa debut ni Arya. Maraming salamat lang ga sa lahat-lahat. Alam kong kulang pa ang thank you sa mga bagay na nagawa at naibigay mo. Wika ni Arya. Para sa iyo gagawin at ibibigay ko lahat-lahat. Seryosong wika ni Nathan. Ilang buwan pagkatapos sa birthday niya, nagdesisyon si Nathan na gusto na niyang mamanhikan. Kasi nga, para naman maikasal na sila kasi nasa tamang edad na daw si Arya. Pumayag naman si Arya dahil alam niyang si Nathan na talaga ang lalaking para sa kanya kahit malaki ang agwat ng kanilang edad. Madalas nga siyang napagkakamalang anak o kapatid ni Nathan. Pagkatapos ng pamamanhikan, ay inasikaso na lahat ang mga kailangan para sa kasal nila at doon nga muna nanatili sa bahay nila si Arya ng ilang buwan para naman matulungan ito ng kapatid ni Nathan sa pag-aasikaso sa lahat hanggang souvenirs, invitations at iba pa. Pagkatapos nun, umuwi na muna si Arya sa kanila para naman sa pag-aasikaso sa mga damit na susuotin nila pati sa location at sa pamimigay ng mga invitations sa mga taong gusto nilang maging parte sa pinaka-importanteng araw nilang dalawa. Siya kasi lahat nag-aasikaso kasi nasa trabaho si Nathan. Simple lang pala ang wedding nila. Isang simpleng civil garden wedding lang ito. Isang araw bago ang kasal nila, dumating na yung pamilya ni Nathan. Nakilala at nakita rin ni Arya ang auntie ni Nathan at parang medyo may pagkastrikta at medyo hindi rin close si Arya at ang mama ni Nathan kasi nga iba ito manalita. Kahit gabi na, pumunta pa rin si Arya sa location ng kasal nila kasi nga marami pang kulang. Wala pang decorations. Buti na lang, andun pa rin yung mga pinsan niya para tulungan siya. Dahil sa sobrang busy ni Arya, nakalimutan niyang bumili ng isang bouquet ng bulaklak. Laking pasasalamat na lang niya nang may mga ekstrang papel di hapon. Yun na lang ang ginawa ng pinsan niya para maging bouquet. Nalulungkot siya dahil sa mismong araw lang kasal niya, wala man lang siyang maayos na bouquet. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila. Minsan napapaisip si Arya ng masama, ngunit nilakasan niya lamang ang kanyang loob. Pero habang tumatakbo yung oras, hindi siya mapakali. Ni hindi niya alam kung masaya ba siya. Parang may iba sa kanyang isipan na di niya maipaliwanag. Nang mapansin siya ni Nathan, ay nilapitan at kinausap siya nito. "Okay ka lang? Seems you're not happy or excited." Tanong ni Nathan at kumunot ang noo nito. "I am. Maybe I'm just nervous but masaya ako sobra." Wika ni Arya at napilitan itong umiti. Pero ang totoo ay hindi. Hindi niya lang maipaliwanag kung bakit o ano nga ba ang nararamdaman niya. "Just be happy and relax. Enjoy na lang natin ang araw na to." Ilang oras pa nag-umbisa na nga ang seremonya at tapos na rin si Nathan sa kanyang vows, kaya si Arya naman ang magsasalita. "I, Arya, take you, Nathan, to be my husband, to heaven to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part." Habang sinasabi niya to, ay parang wala lang sa sarili ni Arya. Wala siyang nararamdaman na tuwa at parang binabasa niya lang na walang kaemo-emosyon ang mga salita. "Nathan, you may now kiss your bride." Masayang wika ni Mayor. Kinis niya si Arya, ngunit umiwas agad si Arya. Natapos na rin yung kasal nila. Napagod siya ng sobra. Gusto niya nang matulog at magpahinga. Habang nag-iisa siya sa kwarto nila, tinitingnan niya yung singsing. Naguguluhan pa rin siya kung bakit hindi niya maisipang sumaya o makaramdam ng saya. Kinabukasan, birthday na naman ni Arya, kaya nagplano sila na maligo na lang ng dagat kasama ang pamilya ni Arya. Umuwi na kasi agad ang pamilya ni Nathan pagkatapos ng kasal. Pagka-uwi nila Arya galing sa isla,
ay naka-receive ng text si Nathan galing sa kapatid niya. Nakakahiya yung mga pinsan ng asawa mo. Malay ko ba kung anong gagawin bilang isang maid of honor? Mga walang hiya. Wika sa text sa kapatid ni Nathan na halatang galit ito. Pinabasa nga ni Nathan sa kanya yung text na yun at in-explain niya naman at sinabi na huwag nang pansinin yun. Maliit na bagay lang naman. Pero habang pinapaliwanag at sinabi niya yan kay Nathan, ay siya pa yung may ganang magalit. Tumataas na nga yung boses ni Nathan na ikinagulat ni Arya dahil rinig na rinig ng kapitbahay nila. Bakit ka galit? Hindi naman yan dapat ikagalit eh. Maliit na bagay lang. Tungkol lang yan sa kandila. Wala kang dapat ikagalit. Kalmadong paliwanag ni Arya sa kanyang asawa. Anong paki ko kung maliit na bagay lang yan? Kapatid ko yung napahiya dahil sa kanila. Pasigaw niyang sabi at dahil sa galit, ay naitulak niya si Arya sa pinto. Dahil sa nagulat siya, kaya tumaas na rin yung boses ni Arya kasi kahit ilang beses niya itong pakalmahin at ilang beses itong nagpaliwanag, sa mga pangyayari, ayaw na itong makinig kay Arya kaya umabot na sa punto na naitulak niya ng maraming beses si Arya. Umiiyak na lang si Arya dahil sa sakit ng kanyang ulo at katawan at patuloy pa rin si Nathan sa pagsisermon. Pinilit pa nga niya itong sumama sa lugar nila para daw masettle yung problema. Hindi naman yan problema, Nathan. At hindi yan masisettle kung hindi ka makikinig sa akin. Maliit na bagay lang yan na misinterpret nyo lang ni Nice. Kaya please naman, makinig ka at huwag na sana itong palakihin pa. Hindi siya pinahiya, Nathan. Pagpupumilit ni Arya habang umiiyak ito. Ngunit kahit anong paliwanag, ay hindi pa rin ito nakinig. Mas lalo itong nagalit at hinila niya si Arya para magligpit ng gamit para sumama. At yun na nga, napilitan siyang sumama pero pagkadating doon, hindi naman na-settle kundi mas lumala pa kasi pinagtulungan nila si Arya. Maraming beses sila naghiwalay at naaayos naman kasi si Arya yung gumagawa ng paraan para maayos uli yung relasyon nila. May panahon din naman na hinahayaan na lang ni Arya pero dahil mahal niya ang kanyang asawa at nanghihinayang ito kasi nga kasal na sila. Hindi niya rin inakala na umabot sa punto na masasaktan na siya ng kanyang asawa physically. Oo, napagbuhatan siya ng kamay ni Nathan. Hindi rin kasi siya nagpapatalo lalo na pag minumuran niya si Arya sa walang mabigat na dahilan. Mapride kasi na tao si Nathan. Hindi nagpapaawat at gusto niya siya lagi ang tama para sa relasyon nilang dalawa. Langga, magpapaalam lang sana ako ha na magwi-withdraw ako ngayon ng 500 kasi naubusan pala kami ng bigas ni Mama at saka bukas alam kong uuwi ka dito. Bibili na rin ako ng ulam pang-agahan natin. Paalam ni Arya sa kanyang asawa. Okay lang, walang problema. Sagot naman ni Nathan para kay Arya habang nag-uusap sila sa tawag. Namili na si Arya at nakauwi na rin ito sa bahay agad. Nang gumabi na, ay pinictura ni Arya mga nabili niya. At sinend niya ito sa messenger at ang resibo na patunay na 500 lang ang kinuha niya sa ATM ni Nathan. Ano ba yan? Sa susunod, magtipid ka naman. Hirap na ako sa kakatrabaho. Pero ikaw, kung makagastos ka eh, parang ikaw yung naghirap. Galit na wika ni Nathan. Ikinagulat iyo ni Arya. Hindi na siya kumibo at umiyak na lamang hanggang sa nakatulog. Kinabukasan, ay nagdesisyon na lamang siyang isauli ang ATM ni Nathan kasi ayon niyang sinusumbatan siya ng kanyang asawa. Parang naiinsulto siya sa mga nasabi nito at ayon na niyang maulit pa iyon. Maraming beses na halos pag nag-aaway sila, lagi niya itong minumura. Hindi rin kasi nagpapatalo si Arya, kaya dumating sa punto na napagbuhatan siya ng kamay sa tuwing sumasama si Arya sa barko. Sa bagay, sampal lang naman daw iyon. Isang araw, ay sumama si Arya sa biyahe ni Nathan. Ano, tuloy ba tayo mamaya sa bahay ng ate mo? Ngiting tanong ni Nathan. Ikaw, kung gusto mo. Mahinahong wika ni Arya.
Sige, tara. Maghanda ka na at dediretso na tayo dun. Wika ni Nathan. Kaya nagbihis na si Arya at hindi nang tagal ay dumating na sila sa bahay ng kapatid niya. Masayang nagkwekwentuhan, inuman ng konti si Nathan at asawa ng kapatid ni Arya at nakipaglaro naman si Arya sa kanyang mga pamangkin habang binabantayan ito kasi busy ang kapatid at mama niya na nagluluto ng hapunan. Hindi nang tagal ay nakabalik na sila sa barko bandang alas 8 ng gabi. Alam niyang nagalit at nawala ang mood ni Nathan kaya tinanong ito ni Arya na makapasok na sila sa kabena. Okay ka lang ba? Ba't parang nag-iba? Putol na tanong ni Arya. Itatanong mo pa talaga? Kasalanan mo to eh. Imbis na uuwi tayo ng maaga, anong oras na tayo dumating? Galit na wika ni Nathan. Teka, hindi ko naman kasalanan to. Tsaka isa pa, ikaw ang may gusto na pumunta doon. Ikaw ang may gusto na makipag-inuman. At ikaw ang dahilan kung ganitong oras na tayo nakauwi kasi gusto mo pang uminom. Asar na sagot ni Arya. Aba, sumasagot ka na pala ngayon? So ako na ang may kasalanan? Galit na wika ni Nathan. Pwede ba Nathan? Huwag na huwag mong isisisi sa akin ng mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Tanggapin mo naman sa sarili mo. Putol na wika ni Arya. Hindi natapos ni Arya ang sasabihin dahil sinampal siya ng mas malakas pa ni Nathan na siyang dahilan na nauntog ang ulo niya sa pader. Nahimatay si Arya ng dahil doon. Kinontak ni Nathan ang kapatid at mama ni Arya at ipinaalam ang nangyari. Hindi nagtagal, dumating ito at dinala nila sa pinakamalapit na ospital. Nasaan tayo? Tanong ni Arya. Pahinga ka muna lang ga. Usap tayo pag nasa barko na tayo. I love you. Mahinahong wika ni Nathan. Okay. Kausapin ko muna si mama at ate. Pwede bang lumabas ka muna? Seryosong wika ni Arya. Nagkausap na nga si Arya at ate niya at sinabi niya ang lahat na nag-aaway sila at kung ano ang dahilan. Gusto pa nga ng ate ni Arya na i-report nila baka kasi mas lumala pa pero nagpumilit si Arya na wag muna baka magbago pa ang may problema lang ito. Sa mga nagdaang buwan na magkasama sila bilang asawa ay hindi na talaga maintindihan ni Arya yung relasyon nila ni Nathan. Mas lalo itong lumala gaya ng sabi ng kanyang ate. Sinubukan niyang ayusin, ipaglaban para maayos dahil mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ganun pa rin. Isang araw maayos, ngunit kinabukasan o makalawa ay ganun na naman. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganyan si Nathan. Wala naman siyang ginawang masama para saktan siya at murahin ng ganun-ganun lang. Minahal at binigay niya lahat para kay Nathan. Ginawa niya itong mundo, ngunit kulang at hindi pa rin ito sapat. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi na siya si Nathan na nakilala niya dati. Hindi na siya si Nathan na iniingatan at pinaparamdam sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Ganun na nga siguro, nadarating din yung oras na nagbabago ang tao at hindi mo alam kung bakit o anong dahilan. Ilang beses silang naghiwalay, paulit-ulit nilang away at nasasaktan na nila ang isa't isa. Ngunit pinili pa rin ni Arya ang magpatawad dahil mahal na mahal niya si Nathan at hindi niya kaya na mawala ito sa buhay niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Pinagdasal niya ito lagi na sana dumating yung araw na bumalik ito sa dating Nathan na nakilala niya. Ipinagdasal niya ito sa simbahan. Panginoon, kahit sobrang sakit na pero lalaban pa rin po ako. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Opo, I acted like it wasn't a big deal for me. Pero ang totoo po, it was really breaking my heart. Hindi ako bibitaw sa relasyon namin. Hanggat kaya ko, ipaglalaban ko. Wika ni Arya habang umiiyak. Pero isang araw, hindi na malaya ni Arya na sa paulit-ulit nilang away-bate, sa ilang beses siyang napagbuhatan ng kamay, ay nawala na pala ang kanyang nararamdaman. Sobrang manhid na siya sa panahong yun.
yung mga bagay na di niya nagawa noon kasi takot siya at ayaw niyang isipin ni Nathan na feeling dalaga pa ito ay nagagawa na niya. Nakikipagkwentuhan na siya ulit sa mga pinsan niya na dati hindi niya magawang makipag-usap sa kanila kasi ayaw ni Nathan. Sobrang higpit niya, pati sa pananamit nito. At ayaw niyang tumatambay si Arya sa labas ng bahay. Lahat yun ay nagagawa na ni Arya ulit. Na noon ay halos magpakamatay na siya sa tuwing nag-aaway sila ni Nathan. Hanggang umabot yung point na si Nathan na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Arya, I'm sorry pero pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Wika ni Nathan. Nang marinig ni Arya yun, ay parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapagsalita at natulala siya sa narinig ni Nathan sa tawag. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi na siya sumagot kaya pinatay na ni Nathan ang tawag. Humarap siya sa salamin at kinuha niya ang singsing niya sabay sabi, "Nga pala no, totoo nga ang sinabi ng kaibigan ko na sometimes we let go of people without even noticing. Like you stop thinking of them every day. You stop allowing them to take up so much space in your life. You move on. You go about your day without worrying about them. You even stop expecting them to come back with an apology. You accept that they are no longer a part of your life. And you just let them go. Simple as that." Umiiyak na wika ni Arya. Ngayon pa lang tumutulo ang mga luha niya at ngayon pa lang siya nakaramdam ulit ng sakit. Nang dahil doon, umalis si Arya sa lugar nila. Gusto niyang pumunta ng Maynila, pero bago yun, pumunta muna siya sa Cebu para pumunta sa lugar kung saan siya unang dinala ni Nathan. Ito yung Santo Niño Church. Doon niya pinuhos lahat-lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang relasyong iniingatan niya ay wala na. Hanggang 3 taon na lamang sila at ilang buwan. Pinaglaban man niya ng ilang beses, ngunit wala at hindi na talaga pwedeng ayusin. Halos araw-araw si Arya na pumupunta sa Quiapo Church at kada isang linggo naman sa Baclaran Church. Ginagawa niya yun kasi lagi niyang hinihiling na sana ay makayanan at gabayan siya lagi ng Panginoon sa mga magiging desisyon niya araw-araw. Isang araw, nang pumunta siya sa Quiapo, ay napadaan siya sa may kanto na maraming nagbibenta ng klase-klaseng gamot, kandila, at mayroon ding manghuhula. "Iha, alam kong mabigat ang nararamdaman mo ngayon, at alam kong hindi ka maniniwala sa nababasa ko sa iyong mga kamay ngayon. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari sa buhay mo, kasi ang bata mo pa. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ka ng Panginoon." Wika na matandang babae. "Nay, ano pong pinagsasabi mo?" Pagtatakang tanong ni Arya. "Halika, maupo ka. Babasahin ko ng maayos ang mga kamay mo." Seryosong wika na matandang babae. "Iha, sa maniwala ka't sa hindi, nawala na ang bisa ng gamot na pinainom sa iyo ng asawa mo noon. Hanggang 3 taon lang yun, iha. Huwag kang mag-alala. Tama ang desisyon mo. Sa ngayon, ang tamang gawin mo, magdasal lang na magiging okay ang lahat. Walang imposible, iha. Ayusin mo ang sarili mo. Bata ka pa." Wika na matandang babae. Hindi makapaniwala si Arya sa sinasabi nito. Ngunit hindi rin ito nawala sa kanyang isipan. Isang araw, may tumawag sa kanya na unknown number. "Kailan ka uuwi? Birthday mo bukas. Kumusta ka na?" Wika ni Nathan. Kilala niya ang boses at sigurado siyang si Nathan ang tumatawag. "Napatawag ka?" "Oo, salamat kasi naalala mo pa." "Okay lang ako. Eto, nakaya ko naman." Seryosong wika ni Arya. "Sorry sa lahat, Arya. Hindi ko ginustong saktan ka." Mahinahong wika ni Nathan. Nagsimula nang tumulo ang mga luha niya. Pinilit niyang pigilan pero andun pa rin yung sakit. Di niya maiwasang umiyak. "Okay lang.
Naintindihan ko na at tanggap ko na lahat. Alam ko na rin ang lahat kung anong ginawa mo. Umiiyak na wika ni Arya. Huh? What do you mean? Nauutal na tanong ni Nathan. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang lahat-lahat, Nathan. May pinainom ka sa akin noon. Naalala ko nga na sinabi mo sa akin. May itinapon kang parang oil or what sa kalagitnaan ng dagat. Naaalala ko yun, Nathan. Humahagulhol na wika ni Arya. Arya, believe me. Nagawa ko yun kasi mahal na mahal kita. At hindi ko alam kung anong gagawin ko para mapasakin ka. Kaya gumawa ko ng paraan. Sorry. I know, hindi ganun kadali ang paniwalaan ako pero nagsisisi na ako. Promise, Arya. Umiiyak na wika ni Nathan. No. Binigay ko lahat at nagtiwala ako sa iyo, Nathan. I trusted you with all my heart. Humahagulhol na sabi ni Arya. Arya, please. Please. Putol na wika ni Nathan. Stop saying sorry, Nathan. Matagal kong hinintay noon na mag-sorry ka sa mga ginagawa mo sa akin. You never loved me. Because if you did, you will never betray or use me or use something para mahalin ka. Mamahalin pa siguro kita, Nathan, kung hindi ka gumamit ng kung ano-ano. Nagpakatotoo ka na lang sana. Patuloy na hagulhol na wika ni Arya. Arya, I will do my very best just to win you back again. Wika ni Nathan. No, ayoko na. Tama ng lahat ng yun, Nathan. Ayoko nang maulit lahat ng yun. Ayoko nang masaktan. Halos mabaliw ako natutulog ako sa simbahan just to make me feel better. Gusto ko nang magpakamatay. Pero ikaw, you never think about me. You are so selfish, Nathan. Very selfish. Pagalit na wika ni Arya. Please, Arya. I'll give you time to think about it. Promise. Gagawin ko lahat. Umiiyak na wika ni Nathan. No, Nathan. Okay na ako. Masaya na ako na wala ka. Bye. Kalmadong sagot ni Arya. Pinutol niya agad ang tawag at nakablock na ang number ni Nathan. Iniisip niya na lang palagi na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya ay may dahilan. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng ganitong trial sa buhay kung hindi natin kayang labanan ang lahat ng yan. Sabi nga ng kaibigan na lang pare sa isang misa, "The cause of broken marriage is selfishness in one form or another." Sobrang lalim, no? Mahigit 2 taong lumipas simula na mangyari yon lahat sa buhay ni Arya. Nakauwi na rin si Arya sa Bohol kasi andon yung mama niya. At nagpaalam siya ulit na magtatrabaho sa Cebu bilang call center agent at sa awan ng Panginoon at dasal niya ay natanggap rin naman siya. Ilang taong lumipas ay stable na siya sa kanyang trabaho bilang isang team leader sa isang kumpanya ng mga telecommunications company. Dahil kay Dayan na kaibigan niya, ay nahanap na rin niya ang isang lalaki na bubuo ulit sa buhay niya. Ang lalaki na magmamahal sa kanya ng lubos na siyang maging dahilan na magkakaroon siya ng anak na inakala pa nga niya ay baog siya. Love, nahihilo ako. Wika ni Arya. Huh? Hindi ka ba kumain? Pag-aalalang tanong ni Liam, ang nobya ni Arya. Kumain naman. Eka, nasusuka ako. Pagmamadaling wika ni Arya. Are you okay? Gusto mo ba check up tayo? You look so pale, love. Pag-aalalang wika ni Liam. Sige, pa-check up tayo, love. Baka kasi hindi ko makayan ang pumasok mamaya. Wika ni Arya. At yun na nga, nagpa-check up sila at pinabili ng doktor ng pregnancy test si Liam. Congratulations, Liam and Arya. Magiging parents na kayo soon. Masayang bati ng doktora. Nang marinig ni Arya yon, ay parang nabingi siya at hindi siya makapaniwala. Dok, akala ko baog ako.
Natatawang wika ni Arya. Guess you're not. Ngiting sagot ng doktora. Oh, finally! Magiging daddy na ako. Love, thank you. I'm going to be a daddy na. Masayang wika ni Liam. Love, I'm so glad na magkakaanak na tayo. Can't believe it too. Naiiyak na wika ni Arya. Shh, don't cry. Aalagaan ko kayo at mamahalin araw-araw. I love you. Masayang wika ni Liam at niyakap na lamang niya si Arya. And I guess the moment when everything changed was when I realized I deserve so much better. Wika ni Arya sa kanyang isipan. Naging mapait man ang karanasan ni Arya noon sa mura niyang edad, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa na makatagpo pa rin siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Isang lalaki na kailanman ay hindi siya pinaiyak. Lahat ng mga masasakit na naranasan niya noon ay pinalitan ito ni Liam ng kasiyahan ngayon. The End. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and subscribe. This is Anne saying, take care everyone! Hanggang sa susunod na story! Bye-bye!